So, good morning again, guys. Welcome back to Gardening Life in Sweden. It's me again, Lily, here. Nandito na naman tayo sa garden today kasi matagal akong hindi nagpunta dito. I think it almost a week. Kasi syempre busy naman ako sa trabaho at mga ibang ginagawa. So, ngayon, malapit na ang magsara yung garden or ewan ko kung next month pa naman. Makikita mo talaga na ang taglagas nandito na. Kasi kung makikita nyo yung mga trees na yan, nag-yellow na yung mga kulay at nag-start nang mahulog yung mga leaves. So, ngayon, kailangan na talagang mag-start na naman na ayusin yung garden, i-harvest yung mga dapat i-harvest for preserving. Para sa ganoon, hindi masyadong marami ang gagawin pagka ayusin na yung garden. Kasi I think mga October ganyan, isasara na niyong yung allotment. So ngayon, mag-harvest tayo guys ng gulay. So first, ang plano ko talaga today is to harvest the red beets kasi i-pre-preserve ko sila for later use. Hindi naman masyadong marami yung red beets dito, pero kasi yung iba binigay ko sa biyanan ko. Pero yung mga natitira, yun na ngayon ang i-harvest natin. So, yan. Ito yung mga red beets. Meron yung malalaki. Tingnan nyo dyan. Yan. Malaki ito. Yan. Ito i-harvest natin. Yan. Tapos yan. Tapos mayroon pang mga dito. Tapos yan pa. Tapos kung makikita nyo ang mga pechay ko, ang gaganda nila nung iniwan ko ito before na, nung nagpunta ako dito na last. Pero ngayon tingnan nyo, kinain na sila ng mga uod. Tingnan nyo yung snail dyan. Yan. So, ngayon, itry kong i-harvest yung mga pwede pa. O pwede naman lahat. Kahit naman kinain sila ng mga uod. Linisan na lang sila. Itry ko silang i-harvest para sa ganun hindi naman sila masayang. Tapos yung mga kamatis, I think, baka nag-frost na dito. Kasi yung mga kamatis, tignan nyo guys, pagka yung malamig na, yung mga tomatoes actually, nasisira sila. Tignan nyo. Kasi palagi yung ulan, hindi maganda pag yung masyado silang nauulanan. Kaya, dapat, before ng tag-ulan or ng mag-ulan kasi ng ulan pagka autumn, dapat tinatanggal ng mga yan kasi pwede naman silang mahinog sa loob ng bahay. So, yan siya. Tapos, meron pang mga red beets dito. Yan. I-harvest din natin sila. Tapos, ito. Tignan nyo yung mga dill. Lumalaki sila. Kasi ito pwede kong i-harvest later on. Hindi pa ngayon. And tignan nyo yung mga strawberry. Ito yung mga strawberry na pinapalaki ko from cuttings. Lumalaki na sila. Yan. Tapos ito yung mga zinnia. As long as hindi pa kasi nag-froze, yung mga zinnia, nabubuhay pa rin sila.
Kaya at meron pa rin ako mga beans dito na natitira. Yan. Tapos dito, pero I don't think na yan yung mga maliliit. Hopefully malalaki pa sila before na mag winter talaga. And I have the kale here, guys. Marami pa rin akong kale dito. So ang gagawin ko today, mag-harvest din ako ng kale. And then ilalagay ko sa freezer for later use. Tingnan niyo 'yan, ang laki. Super laki. At marami pa ring ito yung radish. Meron, tingnan yung radish, guys. Makikita nyo talaga yung violet, yung yellow, red, tapos meron yung white. Yan. Pero mamumulaklak na sila. Yan, tingnan nyo, guys, yung mga white. Kailangan actually tanggalin. And yung I don't think yung carrots, flowers, makakaabot hanggang sa mag-winter talaga. Yan, yung mga leek. So, marami pa rin mga vegetables na kailangan i-harvest dito. And I still have to harvest yung rhubarb for rhubarb cream. So meron pa doon at doon. So kailangan ko 'yan ayusin. Pero as of now, isa-isahin ko lang muna. And in the greenhouse, guys, yung mga tomatoes nahihinog na. Tapos yung mga chili, daming chili diyan, tingnan niya. Tapos 'yan. Nakakatuwa nga eh, kasi this is the first time na nakapag patubo ako ng chili dito sa garden. Usually hindi sila namumunga ng ganyan karami, ngayon lang. Tapos inatake yung melon ko, inatake ng powder mildew ba ang pangalan nun, kaya hindi sila tingnan yung bunga niya. Grabe. Tapos yung ampalaya ko hindi rin lumaki. And of course yung kalabasa, maliliit yung mga kalabasa, guys, pero makikita nyo nag-start ni silang mag yellow. Ito yung kalabasa na talagang pang food, parang yung taste niya is ano naman yun, parang nuts. Titan, ang dami ding mga paring mga maliliit na, tingnan nyo yan, marami pa rin maliliit na beans, which is hindi ko alam kung lalaki pa sila before na taglamig. Tapos yung tingnan yung mga sunflower, ang daming bulaklak. Yan. Tapos yung cauliflower ko, tingnan nyo. Pwede na rin kunin yan actually para ihalo sa pagkain. Tapos ito is, tingnan nyo, cauliflower ito eh. Yung mais, I don't think na naging okay yung mais, kasi tingnan nyo, hindi pa sila malalaki eh, lalamig na. So we will see kung makakasurvive sila. First two. Yan. I don't think so. Tingnan niyo yung sunflower. Kinakain na ng ibon yung seeds nila. Yan. Inuubos na ng ibon. Tapos itong mga
halaman din dito yung mga cosmos, tapos yung dahlia, maraming mga flowering plant din dito na namumulaklak pa rin. Pero as I said, tingnan nyo guys sa laki niya dito, kasi ang sobrang laki niya, mabigat, kaya yan niya, naputol siya, sobrang bigat niya kasi. Pero ang ganda ng mga bulaklak nito. Ito, gusto ko yung mga bulaklak ng zinnia. Next year I am going to plant more zinnias kasi perfect sila sa snit, parang snit flower or cuttings, kasi matagal silang mamatay. So, yan lang ang a little bit update dito sa Gardeners of Now, guys. Unti-unti naman nang mamatay yung mga halaman dito kasi nga lumalamig na. So, ang gagawin ko na lang ngayon is to try to harvest everything that I have here slowly para sa ganun hindi sila masayang. So, thank you again guys for watching and see you again next time. Bye-bye!